ikalawang lagumang pagsusulit sa ikaapat na markahan. Lagumang pagsusulit sa edukasyon sa pagpapakatao, grade 1. Unang bahagi, panuto. Iguhit ang masayang mukha sa iyong papel kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagsunod sa gawaing panrelihiyon at malungkot na mukha naman kung hindi. 1. Si Nora ay kasapi ng Iglesia ni Cristo at palagi siyang dumadalo sa araw ng pagsamba. 2. Naglalaro ng taguan ang magkapatid habang ang ibang bata ay nagdarasal. 3. Nagsisimba tuwing araw ng Linggo ang buong pamilya nila Esther. 4. Ang pamilya Cruz ay sama-samang nagdarasal ng orasyon. 5. Pinagtatawanan ni John ang kanyang kaibigan tuwing sila ay nagsisimba. 2. Bahagi. Isulat ang salitang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba at mali naman kung hindi. 1. Magkaibigan pa rin sina Jafar at Kian kahit magkaiba sila ng paniniwala. 2. Hindi pinipilit ni Rashim ang kaibigan na magsimba sa moske dahil magkaiba sila ng relihiyon. 3. Iniiwasan si Mika ng mga kapitbahay sa tuwing sila ay magsisimba dahil iba ang kasuotan nito. 4. Naglaro si Abdul sa loob ng simbahan nang minsang isinama siya ng kaibigan nitong magsimba. 5. Taimtim na nananalangin ang magkapatid na Julio at Julia sa loob ng bahay dalanginan. 3. Bahagi. Iguhit ang puso kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng paggalang sa paniniwala ng iba at bituin naman kung hindi. 1. Tinutukso si Marita sa kanilang lugar dahil sa kanyang ibang paniniwala. 2. Magalang na kinakausap ni Ruben ang bagong kaklaseng kabilang sa Iglesia ni Cristo. 3. Pinagtatawanan ni Luisa ang kanyang kaibigan na nananalangin bago kumain. 4. Magalang na nagtatanong si Alvin kay Eric tungkol sa kanilang ibang paniniwalang panrelihiyon. 5. Bukas ang puso at isipan ni Kelly na makinig sa paniniwala ng kaibigang Muslim. 4. Na bahagi. Isulat ang check kung nagpapakita ng pananampalataya at X naman kung hindi. 1. Ang pamilyang Roses ay nagsisimba muna bago mamasyal sa parke. 2. Laging pumupunta ang pamilya ni na Abdullah sa kanilang moske upang magdasal. 3. Gusto ni Rosalie na magkaroon ng maraming pera upang makapagtayo ng grocery store, kaya tumataya siya palagi sa loto.
4. Malungkot at naupo sa isang tabi si Lisa dahil wala siyang magawang tulong sa kanyang tatay na may malalang sakit. Five, manalangin ng taos-puso sa Panginoon kapag may problema sa buhay. Lagumang pagsusulit sa Araling Panlipunan, Grade 1. Unang bahagi, panuto, piliin ang pangalan ng larawan sa loob ng kahon at isulat ang letra sa patlang. Narito ang mga salitang pagpipilian sa loob ng kahon. A. Himpilan ng pulis. B. Istasyon ng bumbero. C. Ospital. D. Palaruan. E. Pamayanan. F. Simbahan. Ikalawang bahagi. Basahin ang teksto at pag-aralan ang mapa. Isulat sa patlang ang tamang sagot sa mga tanong. Maagang gumising si Leia dahil Lunes upang pumasok sa paaralan. Bumili siya ng kanyang baon sa tindahan ni Aling Tina. Sa kanyang paglalakad ay may nadaanan siyang simbahan. Siya ay pumasok upang magdasal sandali. Pagkatapos ay muli siyang naglakad patungo sa paaralan. One, anong istruktura ang katabi ng paaralan? Two, saang istruktura siya pumasok upang magdasal? Three, anong istruktura ang katabi ng istasyon ng bumbero? Four, ilang istruktura ang kanyang nadaanan patungo sa paaralan? Five, ano ang unang istruktura na nadaanan ni Leia patungo sa paaralan? Ikatlong bahagi. Isulat sa patlang ang uri ng sasakyang tinutukoy sa bawat bilang. 1. Malapit ang bahay ni Jacob sa paaralan kung kaya gumagamit lamang siya ng patlang. 2. Si Ben ay malayo ang bahay. Sumasakay siya ng patlang patungo sa paaralan. 3. Hindi gaanong malayo ang tahanan ni Eric sa paaralan kung kaya gumagamit siya ng patlang. 4. Inihahatid si David ng kanyang papa sa paaralan gamit ang kanilang patlang. 5. Sa kabilang bayan ang paaralan kung saan nag-aaral si Ryan.
kailangan niyang sumasakay ng patlang bago makarating dito. Ikaapat na bahagi, bilugan ang thumbs up kung tama ang pangungusap at thumbs down kung mali ang pinahahayag nito. 1. Malapit ang bahay sa paaralan kaya naglalakad lamang kami ni nanay. 2. Si Ana at ang kanyang nanay ay sumakay ng jeep upang siya ay ihatid patungong paaralan na nasa kabilang bayan. 3. Hindi gaanong malayo ang bahay ni Mario sa paaralan kaya siya ay nagbibisikleta. 4. Sumakay sa school bus si Ben patungong paaralan dahil malayo ito sa kanilang tahanan. 5. Sa kabilang kanto lamang ang aming bahay, kaya sumakay ako ng bus patungo sa paaralan. 6. Lagumang pagsusulit sa mother tongue, grade 1. Unang bahagi, panuto, pag-aralan ang larawan at puna ng salitang naglalarawan ang patlang upang mabuo ang pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot. 1. Ang aking kapatid ay patlang sa nakatatanda. A. Masipag. B. Matulungin. C. Magalang. 2. Ang talong ay kulay patlang. A. Asul. B. Lila. C. Pula. 3. Patlang ang lipad ng mga saranggola. A. Mataas. B. Mabagal. C. Mabilis. 4. Si nanay ay maagang bumili ng patlang isda. A. Mabahong. B. Sariwang. C. Lumang. 5. Gustong-gusto ko ang aking patlang na unan. A. Makapal. B. Malambot. C. Magaspang. 2. Bahagi, puna ng salitang naglalarawan ang patlang upang mabuo ang pangungusap. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga salitang pagpipilian sa loob ng kahon. Masustansya, mahalimuyak, mapagmahal, matamis, malinis. 6. Ang prutas at gulay ay patlang. 7. Siya ay nakatira sa patlang na bahay. 8. Patlang ang kanyang kinain na cake. 9. Patlang ang mga bulaklak sa hardin. 10. Si Jose ay patlang. 3. Bahagi. Lagyan ng K kung ang pares ng salita ay magkasingkahulugan. Lagyan naman ng S kung magkasalungat. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. 1. Maliit, munti. 2.
manipis, makapal. Three, bago, sariwa. Four, mapurol, matalim. Five, malinaw, malabo. Ikaapat na bahagi. Pagtambalin ang dalawang pares ng salitang magkasing kahulugan. Isulat ang letra ng tamang sagot. 1. Mabilis. 2. Bughaw. 3. Mainit. 4. Matalim. 5. Mahirap. Narito ang hanay ng mga pagpipilian. A. Dukha. B. Matalas. C. Maalinsangan. D. Asul. E. Matulin. Lagumang pagsusulit sa Mathematics Grade 1. Unang bahagi, panuto, iugnay ang oras na ipinapakita ng mga orasan sa hanay A sa mga oras na nasa hanay B. Isulat lamang ang letra ng tamang sagot sa guhit. Narito ang mga pagpipilian sa hanay B. A. 6:15. B. 9:30. C. 7:45. D. 12:15. E. 1:30. Ikalawang bahagi. Iguhit ang tamang oras sa bawat analog na orasan. 1. Naglalakad pa uwi ang kuya ni Ana pagkatapos magtrabaho at nakararating siya sa bahay ng 5:30 ng hapon. 2. Pagsapit ng 7:15 ng umaga, si Binibining Santos ay nagsisimula na sa kanyang pagtuturo. 3. Tuwing Linggo ng 8:45 ng umaga, masayang naglalaro ang anak ni Aling Martha kasama ang kanyang mga kaibigan. 4. Sa ganap na 6:15 ng gabi, sabay-sabay na naghahapunan ang pamilya ni Mang Carlo. 3. Bahagi. Lutasin ang mga suliranin. Isulat ang letra ng tamang sagot. 1. Namigay ng bigas ang pamilya Herrera bilang ayuda. Kung 5 araw sila namigay at nagsimula sila sa araw ng Biyernes, anong araw sila natapos sa pamimigay ng bigas? A. Linggo. B. Lunes. C. Martes. 2. Ang kaarawan ni Sarah ay sa buwan ng Mayo. Mas maaga naman ng 1 buwan ang kaarawan ni Rose.
Anong buwan ang kaarawan ni Rose? A. Marso, B. Abril, C. Mayo. Three, nagsisimula ang online class ni Jake ng 7 o'clock ng umaga at tumatagal ito ng 3 oras. Anong oras natatapos ang online class ni Jake? A. 10 o'clock, B. 11 o'clock, C. 12 o'clock. 4. Tinulungan ni Anna ang kanyang nanay sa pagluluto ng kanilang hapunan. Kung tumagal ng kalahating oras ang kanilang pagluluto, anong oras sila natapos kung nagsimula sila ng 6:30? A. 6:45, B. 7 o'clock, C. 7:15. 5. Nagkaroon ng earthquake drill sa inyong lugar. Tumagal ito ng 15 minuto. Kung natapos ang earthquake drill ng 9:30 ng umaga, anong oras ito nagsimula? A. 9:15, B. 9:45, C. 10:15. 6. Lagumang pagsusulit sa MAPE Grade 1. Music. Unang bahagi. Isulat ang tama kung sang-ayon ka sa pangungusap at mali kung hindi. 1. Ang awit na Leron-Leron Sinta ay may tempong mabilis. 2. Patutulugin mo ang nakababata mong kapatid. Aawit ka ng lalabay. 3. Maaari mong sabayan ng sayaw ang awit na tong-tong-tong, pakitong-kitong dahil ito ay may mabilis na tempo. 4. Ang kilos ng pagong ay mabilis. 5. Ang kuneho ay mabagal kumilos. 2. Bahagi. Lagyan ng check kung tama ang pangungusap at X naman kung mali. 1. Ang kapatid mo ay kaarawan ngayon. Magiging masaya ba siya kung aawitan mo siya ng awiting happy birthday na may mabagal ang tempo? 2. Narinig mo ang awiting Totoy Bibo. Ikaw ay napapasayaw. 3. Upang makatulog ang bunso mong kapatid, aawitan mo siya ng awiting pampatulog. 4. Ang awit na Leron-Leron Sinta ay maaaring lapatan ng kilos na pangmartsa. 5. Ang awit na Bahay Kubo ay maaaring isayaw ng balse. 6. Arts. Ikatlong bahagi. Kilalanin ang kagamitan na ginamit sa paglikha ng mga sumusunod na likhang sining. Piliin ang letra ng tamang sagot sa kahon. Narito ang mga pagpipilian. A. Papel,
B. Kahoy. C. Clay. D. Karton. E. Plastic bottles. PE, ikaapat na bahagi. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Lagyan ng check ang patlang kung tama ang isinasaad ng pangungusap. At X naman kung mali. 1. Hindi ka maaaring magsagawa ng mga gawaing paggalaw kung ikaw ay mag-isa lamang. 2. May mga gawaing paggalaw na maaaring isagawa ng magkapareha. 3. Ang jump and gallop relay ay isang halimbawa ng gawaing paggalaw na pangkatan. 4. Mahalaga ang ugnayan ng paggalaw dahil kailangan ito upang magsagawa ng kilos. 5. Ang ugnayan ng paggalaw ay naipapakita sa pamamagitan ng mga gawaing tulad ng pagtakbo, paglakad, at iba pang gawaing ginagamitan ng mga braso at binti. 5. Bahagi, Health. Piliin at isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang bago ang numero. 1. Sino ang nagtatakda ng mga alituntunin sa tahanan? A. Kuya. B. Kasambahay. C. Bunso. D. Mga magulang. Two, alin sa mga sumusunod ang alituntunin sa tahanan? A. Pumasok sa takdang oras. B. Tumulong sa gawaing bahay. C. Makinig ng mabuti sa guro. D. Huwag makipag-away sa kaklase. Three, bakit kailangang magtakda ng alituntunin sa paaralan? A. Upang mapanatili ang disiplina, kaayusan, kalinisan at payapang paaralan. B. Upang makontrol ang galaw at gawain ng mga bata. C. Upang mabawasan ang trabaho ng gurong tagapayo. D. Upang matuwa ang mga magulang. 4. Tuwing umaga, hindi inaayos ng iyong kapatid ang kanyang pinagtulugan. Bilang kapatid, ano ang maaari mong gawin? A. Pagalitan siya. B. Hindi siya pakikialaman. C. Isusumbong sa iyong nanay. D. Ipapaliwanag sa kanya ang bilin ng mga magulang. 5. Habang itinataas ang watawat, ano ang dapat mong gawin? A. Umalis sa pila. B. Tumayo ng tuwid at awitin ang lupang hinirang. C. Makipag-usap sa katabi. D. Kumain ng palihim.
Lagumang pagsusulit sa Filipino, Grade 1. Unang bahagi. Panuto. Basahin ang mga pangungusap at sagutin ang mga tanong dito. Isulat ang letra ng tamang sagot. Ang mag-anak na Santos ay sama-samang nagtatanim ng gulay sa hardin tuwing Sabado. 1. Anong salitang kilos ang makikita sa pangungusap na nasa loob ng kahon sa itaas? A. Nagtatanim. B. Namimili. C. Nagtitinda. Two. Saan sila nagtatanim? A. Sa paaralan. B. Bundok. C. Hardin. Three. Kailan ginanap ang kilos? A. Tuwing Sabado. B. Tuwing Biyernes. C. Kahapon lang. 4. Dahan-dahang naguhugas ng pinggan si Shaina. 4. Anong salitang kilos ang nakita mo sa loob ng kahon? A. Nagwawalis. B. Naglalaba. C. Naghuhugas. 5. Paano ginawa ang kilos? A. Dahan-dahan. B. Mabilis. C. Mabagal. 2. Bahagi. Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot. Si Jimboy. Akyat pa ba si Jimboy sa hagdan? Naghahabulan sila ng kanyang pinsan. Sinasaway sila ng kanilang magulang na tumigil na sa paghahabulan. Hindi sila nakinig. Habulan pa rin sila ng habulan nang biglang may kumalabog. Aray! Ang sakit ng mga paa ko. Hindi ko maigalaw. Sigaw ni Jimboy habang namimilipit sa sakit. Agad nilang dinala sa ospital si Jimboy. Mabuti na lang at hindi malala ang pilay sa kanyang paa, kaya pinauwi rin agad sila pagkatapos mabigyan ng gamot. Humingi ng paumanhin si Jimboy sa kanyang ina. Six. Ano kaya ang nangyari kay Jimboy? A. Nahulog sa puno. B. Nahulog sa kanal. C. Nahulog sa hagdan. 7. Ano ang kasing kahulugan ng salitang pilay sa paa? A. Buto sa paa na wala sa wasto o likas na ayos. B. Balat na nasugatan sa paa. C. Naputulan ng paa. 8. Ano kaya ang mangyayari kung nakinig siya sa kanyang ina? A. Malalaglag pa rin siya sa hagdan. B. Hindi siya malalaglag at mapipilayan. C. Hindi na siya makakapaglaro. 9. May narinig silang kalabog. Ano ang kasing kahulugan ng salitang kalabog? A. Sigaw ng mga bata. B. Tunog ng pagbagsak. C. Malakas na tawanan.
10. Humingi ng paumanhin si Jimboy sa kanyang nanay. Ano ang kasing kahulugan ng salitang paumanhin? A. Nagpasalamat. B. Humingi ng tulong. C. Humingi ng tawad. Ikatlong bahagi. Isulat sa iyong sagutang papel ang wastong baybay na mga salita o pangungusap na ididikta ng kasama sa bahay. Isaalang-alang ang gamit ng malaki at maliit na letra at lagyan ng wastong bantas. 1. Takbo. Two. Kailan ka uuwi? 3. Si Cardo ay isang pulis. 4. Nakatira sila sa Quezon. 5. Sa linggo kami mamamasyal. 4 na bahagi. Lagyan ng check ang patlang kung ang salita ay nagsasabi ng panahon, paraan at lugar, at X naman kung hindi. 1. Kahapon. 2. Sa likod ng puno. 3. Nang padabog. 4. Dahan-dahan. 5. Nag-aaral. 5. Summative test in English grade 1. Part 1. Direction. Choose the correct describing word that best fits the sentence. Write your answers in your notebook. 1. The rabbit has blank ears. Long or short? 2. Cassie and Mavi like to eat blank strawberries. Red or green? 3. Pillow is a blank object. Hard or soft? 4. The door is blank. Round or rectangular? 5. Elephants are blank. Light or heavy? 2. Write the describing word in each sentence and the noun it describes. Example: The shiny spaceship landed in my yard. Shiny describes spaceship. 1. The boy wears a red hat. Blank describes blank. 2. Elephants have long trunk. Blank describes blank. 3. The fox has bushy tail. Blank describes blank.
4. A large cat jumped over the fence. Blank describes blank. Five. The children in the park seem friendly. Blank describes blank. Part 3. Group the words according to the given categories. These are the words: red, circle, 8, 2, square, blue, triangle, yellow, 5, rectangle. Group them according to shapes, colors, and numbers. See you again next time. Goodbye. Please like and subscribe to get more video updates.